Bahala na, saka na mabigat to. Hi guys, so dito na wala yung drone natin. Pero hindi ko alam kung baka lagpas ng sementadong daan na yan ay meron pang rough road. Hindi ka kayanin to. Ang Sabnangan Hanging Bridge ay ito yung pinakamahaba sa Southeast Asia na may habang 560 meters. So kalahating kilometro lang naman yung haba nito. Ang taas. Merong barikada. San Juan, La Union, guys. Surfing capital. At maghanap muna tayo ng mamimeryendahan. Halo halo, halo halo. Where's halo halo? Halo halo? Magkano? Kumain ako ng halo halo dito sa may parking area dahil bawal din pala dalhin yung halo halo dito kasi meron silang sariling binebenta dito sa resort. Kubo pala rito yun. Yun o. Ako yung mamimerienda rito. Alright, tambay muna tayo dito para refresh natin ang ating buhay-buhay. Makakita man lang tayo ng dagat. Alright, so deep in La Union. Santa Lucia, Ilocos Sur na tayo. Ito na yung last na bayan bago mag Candon City. Merienda muna siguro tayo sa Candon. Ito na yung famous na church. Grabe yung church na to. Puntahan natin yung church saglit lang ha. Dito sa Santa Lucia. Ito, ito. Diretso na tayo ng Candon. Mas na? Saan kayo? Tayo ka namin pala pang TV. Okay, thank you. Ano ba si Pagka? Bulatin. Thank you. Saan ka pa kayo? Galing yan? Pasig. Saan kayo pupunta? North Loop, ikot. Saan kayo dadaan yan pag-uwi? Dito na, sa Lebesia na. Ah, pa North Loop kayo? North Loop, oh. Ah, North Loop. Lagi na po sa YouTube eh. Ayos yan. Pupunta ko ng Abra. Baka gusto nyo pumunta ng Abra. Next time? Oo, next time. Pupuntahan ko yung Caparcan Falls. Maganda daw yun eh. Ingat, ingat. Sige po, sige po. Shoutout kay Mylin. Mylin Hermosa. Ayan dito, tsaka sa kanyang pamilya. Sa Santa Lucia, Ilocos Sur. Ayun, ang kainan ng empanada. Dito na lang tayo kumain. Kasi yung bypass road dyan lang sa may unahan. Malapit lang din dito. Alright, empanada. Dalawang piraso, ayan, ang lalaki. Solid na to, pananghalian natin. Alright, Santa Maria na yata to. Hindi ako nagkakamali. Santa Maria Coastal Area. Ito na yung likuan papunta ng Abra. Sa part dito. Pag didiretso kayo doon, papunta ng Vigan. Susundan nyo yung MacArthur Highway. Yan. Maiksi lang ng tunnel na to. Pero pwede na rin, ma-amuse na rin kayo. Ito pa sa Lubong Center. Ayun, dahil may sticker board pala sila ron, no? Pwede magkabit ng sticker ng mga riders. Pangad ng tunnel! Let's go! Hindi ko alam kung nandito yung tourism office. Ito yung munisipyo eh. Okay, so pag-usapan naman natin ngayon ang rates ng papuntang Caparcan.
Okay, nandito pa rin ako sa Bangke Dabra ngayon. Nakausap ko yung isa sa mga tourism officers ng Tineg Abra. Yung Tineg Abra, guys, yan yung bayan kung saan natin makikita yung Caparcan Falls. Ngayon, sabi sa akin ay required daw silang magkaroon ng guide kung magte-trekking ka. Now, meron kayong dalawang option. Pwede kayong sumakay ng truck or mag-trekking. Unfortunately, yung pagsakay ng truck ay fully booked na sila hanggang September. At least yung pagkakaalam ko at pagkakaintindi ko sa sinabi. So, ang option ko na lang ngayon ay trekking, kasi yun yung available everyday. Ang bayad sa guide ay 1,000 pesos. Ang problema ngayon yung kung gaano ba kahirap yung trekking na yan, yung lalakarin natin mula dito sa mula dun sa jump off hanggang doon sa falls mismo. Kasi sabi sa akin, meron pang around 5 kilometers mula dun sa jump off na lalakarin papunta dun sa falls mismo. Eh, yung flat area na lalakaran, eh, parang maiksi lang. Ang mahaba talaga ang lalakarin mo dun ay yung akyatan at saka babaan. So, ngayon, nagdadalawang isip ako kung itutuloy ko pa rin sa Caparcan Falls. So mula Bangged hanggang doon sa Tineg Abra, abot siguro yun ang kulang-kulang sa oras. Napakadami ng pumuntang turista dyan, pero walang vlogger na nagpapakita man lang kung ano ba yung nilalakaran nila. Ano ba itong nilalakaran nyo? Maganda ba yan? Ano bang quality niya? Yun ang gusto kong ipakita sa inyo para hindi rin kayo mapraning. Baka iniisip nyo hindi nyo kakayanin. At yan ang isa sa mga dahilan. Dito tayo ngayon sa Abrasi Hotel. Dito sa Tayong Abra. Maglibot-libot muna tayo dito dahil ang Caparcan Falls ay na-scrap out na dun sa plan. Medyo malayo-layo yung lakaran pala ito, itong Caparcan Falls na to. Itong daan na to, ito yung papuntang Tineg Abra. Papunta rin to ng Caparcan. Yung rolling hills, mga ganyan. Alright, first destination natin ay Bukay. Bukay Abra. Muna tayo kain para may lakas tayo maglibot. Yung kilawin, no? Actually, maaraw dito sa Abra. Hindi katulad dun sa taas. Sa may Kalinga, papuntang Mountain Province. Medyo inaambon. Pero banda rito talagang maaraw siya. Tumang problema. Tapos na tayong kumain. Papunta na tayo ng Bukay. Tignan natin kung anong pwede nating ma-experience sa Bukay Abra. Meron akong hinahanap na bagong ginagawang daan. Kaya tayo nandito. Ang daan na to ay kukonekta mula dito sa Abra. Tubo Abra. Papunta ng Quirino, Ilocos Sur. So kung maalala nyo yung Quirino, Ilocos Sur, doon makikita yung skyline, di ba? Magandang daan to, access road. Abra to Ilocos Sur access road. Nagtanong-tanong ako doon kanina sa may Tayom, sa kinainan natin, eh hindi naman nila alam. Medyo malayo rin kasi yun mula rito kung saan tayo. Pero yun ang maganda kapag nagmumotor tayo dahil napapasyal natin yung mga lugar na gusto natin mapuntahan. Ang history ng Abra ay part ng Abra yata, kung di ako nagkakamali ha, ay sakop ito ng Ilocos Sur. So ang nangyari parang sumeparate sila, humiwalay. So para siguro yung nangyari dun sa Kalinga, Apayaw. Kasi yung Kalinga at saka Apayaw ay isang probinsya lang po yan noon. Hanggang sa humiwalay na yung Apayaw. Dalawa. Saan tong isa? Welcome to the jungle! Oh! Ayos to!
Dito, banda rito, kumipot na. Pero ang ganda pa rin. Ayos naman tong daan na to. Ang lilim. Nasasakluban tayo ng mga dahon-dahon at kung ano-ano pa. Yun nga lang kapag gabi, medyo nakakailang to. Hindi mo alam, baka mamaya-maya yung biglang lumabas. Ha, eto. Eto pala. So itong dinanan natin, shortcut kasi to. May naka-big bike. Parang may nag-adventure dito ng mga naka-big bike, ah. Tatlong naka-big bike nakita ko. Ito pang-apat siguro to. Apat so far nakita ko. Ganda ng daan, no? Asfaltado. Mali. Ah, ito sa kaliwa natin, yan yung ilog. Ang luwang na ilog. Highway cruising. Ganda ng daan na to, ha. Oh. Nice. Woohoo! Yeah, boy. Drive by muna tayo dito. Alright, Alabang Lulaw. Hi, nice. Grabe, luwang ng ilog na to, no? Good morning! Dito tayo sa Banglulaw View Deck. Dito sa Bukay, Abra. Ang next na goal natin ay hanapin natin yung ruta na kukonekta sa Tubo, Manabo. Abra, papunta dun sa kabilang bayan. Aga pa naman, mag-alas G's, kaso nga sobrang init, grabe, napaka-init. Alright, tara. Whoa, wow. Ayos yun, ah. Apay, sa dino dito, gidala niya barbarong arami din da. Ano kanji, Ilocosur ka no? Sereno? Ilocosur? When? Tubo? Ay, dyan, ada, boss. Ada yung upay lang, di tubo, kung boss. Oo, madadala, hindi mo kanji tubo? Ada, boss. Isun. Check muna natin yung map. So iikot pa tayo, napakalayo niyan. Silipin lang natin. Wow! Wow! Ang ganda ng dinadaanan natin, no? I think dito yung river crossing sa part na to. Sa dulo ng sementadong daan na to. Ije, sorry, Ije, yung tsaka itibalsa? Wait, saan na to?
Oops. Wait, wait. So far, may signal pa naman dito ng D2 SIM. Ito yung river crossing. Tagtatlong motor yung sinasakay ng balsa. Mamadali lang pala. Mamadali lang. So, sunod na batch tayo. Tagtatlo daw ito eh. Dua pa ikan, dalawa pa. Oh, siyang mahirap yan. Ay, mga abul pang isa. So ilang motor yun nandito ngayon? Maliliit lang naman ang motor na to, mga 150cc, 125, mga ganun. Pero pag big bike yan, mga tatlo-tatluhan lang yan. Yung kanina nga, tagda-tatlo lang ng sinakay. Bahala na. Sakay na mabigat to. Alright. Hi guys, so dito nawala yung drone natin sa part na to. Walang jong yan. Sayang. Ang dami kong footage dun kahapon nung sa Narbakan tayo. Dito nadali sa may river crossing ng ano pa to, Manabo, Tubo. Manabo. Ang ganda dun oh. Sayang, sana nakuna natin yung drone shot. Balik tayo dito. So dalawa na lang kami dito ngayon kasi yung kanina nauna, marami sila. Yung mga four wheels na yun, nag-aantay dito sila sasakay sa may public transport na yan. Pero mas matagal yung biyahe. Di katulad na ito na private, 35 pesos magbabayad kayo. Medyo malalim-lalim din daw ito eh. Mga 5 metro. So ito na yung tulay na ginagawa. Natigil na ito nung pandemic. So ngayon lang ulit sinisimulan ng gawin. So pag natapos to, nabayhayahay na yung biyahe papunta dito sa Tubo, Abra, kung saan nyo makikita yung Kili Falls. So I think dalawang river crossing dito gagawin nyo kapag pupunta kayo ng Kili Falls. Ito at saka yung sa bayan ng Tubo pa. Ang bigat talaga ng motor natin. So far nababalansi ko pa naman siya ng tama. Diretso latan ha, diretso. Ayan, thank you, thank you. Oops. Oops, ito na naman yung bato-bato. Nakakatroma yung mga bato na ganito eh, malalaki. Alright, survive tayo rito, survive. Abayan kayo, pwede miretso. Ah, pinaguray kayo tatay? So, eh, nagpalipad ako yung drone na napukaw yung drone ko dito eh. Yan lang araw din. Narad na. Ay, shucks. Wala, awa, damdaman ka doon, dadalan ta, awang ka noon na. Okay lang, sayang, ang dami kasing video na nakuha ko doon eh. Nakasave. Nagantay pala kayo? Nakano kami kay, baka ano maano ka dito sa ano daan. Kasi meron yung paano doon, papaba. Inantay pala ako ng dalawang binata na to. Kasi akala nila, sasabay ako sa kanila kanina, ay hindi nila alam na magpapalipad ako ng drone. Ang tagal ko dun sa kabila, inantayan nila ako. Thank you, ha.
Exciting din tong ruta na to sa totoo lang. Kita nyo yung dinadaanan ko, sementado ulit. Okay na, tanungin sana namin yung vlog mo para. Ah, okay, ibibigyan ko yung sticker ha. YouTube at saka Facebook. Sayang yung ano mo. Sayang nga eh, wala, ganun talaga. Shout out sa ano, girlfriend ko na si ano, si Ashley Kabudol. Ah, shout out daw Ashley Kabudol. Ikaw brother, si Gabriel. Awa na muna. Shout out, walang shout out si Gabriel. Anyway guys, maraming salamat. Thank you. Subscribe. Thank you. At susundan lang natin 'to. Kung anong tinuro sa akin ng instinct ko, 'yun ay pupuntahan natin. Abra lang 'to, hindi tayo mawawala rito. Hello, kambing. How you doing, kambing? Sama nang tingin sa akin ng kambing. Sumunguya pa habang tinitingnan ako. Loko to ah. Loko ka ba? Sana tayo? Dan tayo ng Villa Viciosa, San Isidro. Malapit lang yan. Mukhang tayo lang dito sa daan na to. Ayos to! Woo! Putik, matarik nga. Ay, matarik nga to. Nice! Ito, one way na lang to. Tayo may-ari ng daan yan. Wala pa tayo nakakasalubong. Simula doon sa baba. At medyo malamig na yung ihip ng hangin dito actually. So far, sementado pa yung daan. Walang problema. Mayroong part ng daan na medyo makipot siya, pero sementado naman. Huwag lang matsamba na may makakasalubong kayo diyan. Kasi talagang one way yung tapos pataas. I think bihira naman yung nadaan din dito. Uy! Gumanda bigla ang daan! Yeah! Yeah, man! Woo! Mataas na to, ah. Ngayon lang pala yung mahirap, tricky na daanan, pero wow! Ganda, oh. Kaso wala na tayong drone. Ang ganda ng daan, no? Road closed. Bakit road closed? Seryoso? Barangay Nagbukel, Tukupa. Malamang dito tayo. Ho! Ang tarik na. Ay, yun lang. Sarado guys. Mayroong barikada. Tama. We're on the right track.
Kailangan lang tanggalin to. Ay ko. Tangat natin. Sementado pa siya eh. Pero halata mong hindi masyado nadadaanan to. Baka rough road na dyan bigla. So may hirap pagbabaan, biglang rough road. Pero malapad din tong daan na to, kaso nga lang sarado pa talaga to. May mga bakas ng mga sasakyan eh, mga gulong ng sasakyan. Ayaw, may motor oh. Sakay sino, sakay may-ari na ito. Para mapag-inquire sana tayo. Ayaw, may kubo dun. Tama, sinusundan natin tong ruta na binibigay sa akin ni Google. Mukhang dito nagpapahinga yung mga baka pagka tapos na silang kumain, ano? Oh, lapad ng kalsada oh. Pansin nyo? Lapad siya. Ay, ito na nga. Wala kasi tayo matanungan doon kanina, sayang. Para nakapagtanong pa sana tayo. Silipin ko lang saglit. Gano'ng kahirap to. Kasi ang mangyayari niyan, babalik tayo. Kung saan tayo nang galing kanina, kung mahirap to. Mahirap nga. Ito pwede, sa part na to. Ito pwede to. Kaso pahirapan pa rin. Kasi yung mga nadaanan na tubig na ganyan, may medyo malalim. Ito pwede, pwede to. Dito, medyo mahirap. Hindi na na natin bundok oh. Paikot, pumunta dun. Rough road pa. Ay hindi. Ito na yung sementadong daan. Pero hindi ko alam kung baka lagpas ng sementadong daan na yan ay meron pang rough road. Yun lang yung tricky dyan. Oh, ganda na sana eh. Siguro mga about 500 meters. Or siguro mas maiksi. Yung haba ng rough road mula sa baba. Saan tayo naglakad. Hanggang dito sa sementadong part. Sementado na yan oh. Kaya naman to. Kala ko sementado na lahat eh. Ito piliin lang natin. Ito medyo malalim to. Naku, alanganin to. Alanganin ako dito sa shock ni Dominar. Alanganin yung shock niya dito. Sa saya dyan. Medyo malalim-lalim to eh. Akyat dito, bagsak. Tapos pakyat uli. Hindi ka kayanin to. Ito medyo mababa lang yan. Okay pa. Hanggang sa taas. Wala, negative guys, negative. Hindi natin dadaanan to pero
Pupuntahan ko na lang yung isa pang river crossing nang papunta ng Kili Falls. Wala eh, yung motor natin wala, limited lang yung kakayanan nito pagdating sa pagdadrive sa mga ganyan. Pero maganda sana, ano? Maganda sana yung mga gandong klaseng gigil. Maganda sana to eh. Hapay J, rough road ito nga mga ilang metro. Yun lang yung rough road yun, pababa? Haan nga cementado, dyan kaya Diyag pababa? Haan nga cementado. Rough road namin dyan, yung pababa? No, di nagpababa na kita, ada parang 500 meters nga rough road, yung pangato. Tapos na cemento, ada cemento na pa eh. When? Basit lang dyan cemento na dyan? Tapos rough road ulit yun? Ang gana dyan, kuan kaya? Yung agbaba dyan baban? Ay, buti na lang, hindi ko tinuloy. Sabi nga nila, you win some, you lose some. Tang! Apay di road closed road ejay nga to. When apay rough road all the way nagpababa diyan? Buti hindi ko tinuloy. Bababa ako punta ng Bangged. Kaya nga balik na lang. Kaya nga bigat nga eh pag natumba ako ng hero ibaho niyan. Thank you. Ayan. Kinonfirm din sa akin ni Kuya tungkol dun sa daan na rough road. Ang tanong ko sa kanya, kung totoo bang rough road all the way pababa mula dun sa pinuntahan natin. Sabi niya, oo daw. Sabi ko, buti na lang hindi ko tinuloy. Sabi niya, oo, ang bigat na motor mo. Sabi sa akin. Hey guys, so ito yung papuntang Kili Falls sa part na to. So susundan lang natin. Gusto ko lang din naman i-check kung anong itsura niya yung river crossing dyan. Papakita ko lang din sa inyo kung paano ang road condition dito sa baba. Ito. Yung mga nagsasabing hindi ako nag engine brake. Ito po, engine brake yan. Halalay lang yung front brake at saka yung rear brake. Yan. Release po yan. Nakaabang lang kasi yung daliri ko dun sa may clutch. Just in case na kailangan natin mag-loose ng speed. Oops. Wait. A minute, basa ang kalsada. Let it loose. Barangay Poblacion. Oh wow. Ang ganda rin ng view ko, di ba? Katabi natin stream. Tapos kabila rice fields, rice terraces, mini rice terraces. Tanong ano hanggang anong oras yung nagbabalsa, 'di ba? Baka mamaya malate tayo doon. Hindi na tayo makakauwi ng time nito. Kumukulikulimlim na ang kalangitan ah. This is not good. Tang. Apoy ka sa ano ka dati mapanjay Kili Falls no mapang kami. Ito yung lata, nagpatubo. Hapay-hapay nga ito, butoy-toy?
Luba. Ay, Luba pala rin, Toy. Ikati mo na yung sitio, sumaroon mo nga. Ay, wait, wait, Jem. Tumawid ka, kailan. Ada kalsada na? Ada kalsada. Basta tumawid ka, Jay, yung tipag. Balsa ni Jay. Wait. Luba pala to. Town ng Luba. Litong-lito na ako sa pangalan na yan. Tubo at Luba. So, eto sa baba na itong daan na to ay yung river crossing. Yung may hanging bridge, oh. Pwede kayo daan ng motor dyan. Doon yung balsa, guys, oh. Sa punta doon. Ito yung hanging bridge. Grabe, ang haba pala ng hanging bridge na to. Sayang. Papaliparan ko sana to ng drone, eh. Solid. Subukan ko maglakad dyan. Wala tayong drone, lalakarin ko na lang. Pero yan na yung nagbabalsa. Dyan nyo itatawid yung motor nyo. Part na to ay Luba, ha? Para hindi kayo malito kasi litong-lito na rin ako. Akala ko ito na yung tuba. Ay hindi. Tuba. Tubo pala, tubo. Akala ko ito na yung tubo, hindi pa pala. Luba pa lang pala to. Luba Abra. Yung tubo Abra nandito sa kabila ng ilog. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung kailangan nyong i-expect kapag pupunta kayo ng Kili Falls. Kasi nandito yung Kili Falls, guys, banda rito sa tubo. Yan, dalawang river crossing so far yung nakita kong dadaanan nyo. Dalawa. Una yung sa may Manabo. Pangalawa ito. Pero yung bagong daan na ginagawa na kukonekta sa Ilocos Sur ay dito rin po yon sa tubo. Siguro one of these days, siguro sa mga susunod na mga buwan, pupuntahan ko yan. Pero in the meantime, lalakarin ko muna tong tulay na to. Tong hanging bridge yan. Ang haba niyan. Ang taas. Nakakailang daanan. Sumasayaw siya. Sumasayaw siya. Huwag lang kayong lilingon sa baba. Huwag kayong titingin sa baba. Diskarte yun. Woohoo! Ang haba na ito. Napakahaba na itong tulay na to. Alright. Pag medyo takot kayo sa hike, naku, hindi ko re-recommend to sa inyo. Dahil talagang sumasayaw siya. Suspension bridge to, so take it na yan. Talagang sasayaw-sayaw yan. Tapos may naglalakad sa likod natin, mga bata. Dito sa paanan na ito, sa paan niya, merong ginawang kubo. Oh! Yung ilog na to, yung ilog na. Tabingi pa dito, papasin yung daan. Tabingi siya. Ang taas. Woo! My man. Oh, tagilid siya eh. Tagilid siya, tagilid. Woo! Pinagpawisan ako dun ah. So, andito tayo bali sa kabilang dulo. Suspension hanging bridge na to ay Sabnangan Suspension Hanging Bridge. Ang Sabnangan Hanging Bridge ay ito yung pinakamahaba sa Southeast Asia na may habang 560 meters. So kalahating kilometro lang naman yung haba nito. At yung likod natin, papansin nyo, hindi ko na pinuntahan. Yan yung pinakadulo. Yan yung last na poste na yun. Yan yung pinakadulo. So sa part dito actually, medyo tabingi siya. Ayun kung mapansin nyo sa camera, tabingi sa banda doon sa may gitna ng ilog. Paslant siya papunta rito. Medyo nakakailang daanan pero exciting naman dahil first time kong dumaan sa gantong kahabang hanging bridge. Nakakaloko lang. Sa lakas pa ng hangin, walang joke. Pwedeng nervyoso dito.
tagilid na yan. At yan na yung nagbabalsa sa part na yun. Ito yung may motor na tinatawid katulad nung ginawa natin doon kanina sa kabila. Pati four wheels tinatawid dyan eh. Kita mo yung mga malalapad na balsa na yun, doon nilalagay yung four wheels. Tapos yung maliliit na balsa na yun, yung mga motor, tsaka yung mga tao, mga passengers ng mga tao. Ay, mga kasalubong tayo. Sasayaw tong... Uy! Matibay naman to, kaso nga lang, alam nyo yun, yung tipong pag titingin ka sa baba, syempre malalim yan. At the same time, talagang gumigewang-gewang siya. Sabdangan Bridge. Dito yan sa Luba, Abra. 560 meters. Ito yung pinakamahabang hanging suspension bridge dito sa buong Southeast Asia. Diba? Bibidyoan ko pa rin sa pagsakay natin sa bangka o sa balsa. Papunta dun sa kabilang part ng ilog na to, Abra River. Tapos siguro doon ko natatapusin yung video. Nya dito? Dito sir, nya? Dito sir. Ay binatog taga Pangasinan. Napadpad sila dito sa Banggit, Abra. Para sa business. Sarap nung tinitinda niya yung binatog. Sabi ko sabay na kaming mag river crossing. Ha, ito na yung unang river crossing natin. Sigabit mo dun sana. Thank you sir, thank you. Thank you. Maray na ka. Sabay ta. Sir, gumawad ako ng stake sir. Gumawad ng stake. Subscribe kayo ha? Parang may nakasalubong tayo kanina naka... Naka Dr. 90, no? Taga dyan lang yung mga yan? Dalawa sila eh. Subscribe kayo ha? Dagdag mo dada. Ay, dito na ulit tayo sa balsa. Dito rin tayo sumakay kanina actually nung pumunta tayo dyan. Magandang hapon. Dapat putol na tong vlog natin. May mga brothers tayo dito sa Bukay, Abra. So, Kabalikat Club. Shoutout sa inyo, Kabalikat Club Riders. Ito yung mga ilan kasi nag-aaya sila ng mga kasama nila. Kaso wala yata. At may demonyo silang tinitira doon.